Hello guys! Welcome back to my channel, okay? And ako po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! At ito na nga guys, ayan, meron na naman po tayong panibagong vlog. Awa po ng Diyos, ayan guys. This vlog is about the SD card I bought online, ayan. Strontium brand, okay. 64GB, U3, class 10, of course, ayan. Nabili ko po ito sa halagang 400, more or less, including shipping fee. However, hindi talaga ito yung binibili ko. Naisipan ko lang siyang gawa ng vlog kasi guys, parang ito yata yung lumitaw na pinakamurang SD card na nahanap ko online. So, I was looking for known brands like Kingston, Samsung Evo, Lexar, Netac. Alam niyo naman yung mga kilalang brands, right? Diba? Pero talagang na-frustrate ako kasi guys, ang tataas ng price. By the way guys, ayan, pag po naghahanap kayo ng SD card, I suggest for you to look the U3 type of SD card para po ready siya kahit sa matataas na resolution like 4K. Ayan guys, kung mapapansin nyo, U3 itong binili kong ito. As I've mentioned earlier, 400 ko lang ito nabili. Ayan guys, oh, may U3, UHSI, U3, class 10. Ayan, yung, ganyan po ang lasing SD card ang magandang bilhin. So, ayan guys, as I mentioned earlier, 400 ko po itong binili. Pero kumpara sa ibang brand na kilala like Kingston, grabe yung difference guys. Siguro nasa 800, 700 yata yung Kingston. Tapos yung other brands like Samsung, SanDisk, ayan. Ganun din, hindi rin nagkakalayo. Kaya yun nga, medyo na frustrate lang ako. And then natuwa ako dito sa brand na ito. Eh, hindi ko naman siya masasabing fake siya kasi may ano siya guys, mall shop siya online. So that simply means na talagang nag-i-exist itong brand na Strontium. And then that's why ayan, ginawa ko siya ng vlog and hopefully ayan guys, receiving it, sana walang maging problem. By the way, kung meron po kayong gustong basahin sa packaging niya, ayan, mag-pause lang po kayo ng video. Kung hindi naman nyo mabasa, eh pagpasensya nyo na kung malabo po yung kuha ko ng video. Ayan, made in Taiwan po siya. Okay. And then ayan yung mga specs niya. Meron din siyang waterproof, temperature proof, magnet proof, x-ray proof. And then ayan guys, labas na natin siya sa packaging para makita nyo na siya. That this comes with an adapter na rin pala guys. Ayan o. Hindi lang siya SD card. So kung meron din siyang adapter, ayan o, kung gagamitin niyo siya sa mga iba't ibang gadgets. I cannot test it with other gadgets such as an action cam dahil wala po akong action cam sa bahay. But then ayan guys, nilagay ko na siya sa smartphone, okay? This is Samsung J6, okay? 2018 model, ayan. Tingnan natin siya niyan guys kung paano ang performance niya sa pag-store ng video at kung magko-corrupt ba siya after nating i-transfer sa cellphone. Try muna natin mag-video. And then ayan guys, ayan. By the way, ayan ang reading niya guys, 58.8GB lang. Ayan pagkalagay sa cellphone. Pero okay lang 'yan guys. Actually, usually ganyan naman talaga, normal lang 'yan. Usually bumabawas talaga yung mga memory ano nila, yung storage talaga nila pagka nilagay na sa phone or any gadgets. And then ayan guys, mag-video na tayo. Siguro 5-minute video will do. Tapos naka-save 'yun sa SD card. Tapos ma'am, ita-transfer natin siya mamaya sa storage ng cellphone. Pag nag-corrupt siya nun guys, ibig sabihin may problema o defect itong nabili natin na SD card. So ayan guys, nag-fast forward na ako para mabilis po ang ating pag-video. Anyway, ayan guys, ulitin ko lang guys ha. Kapag ka bibili kayo ng SD card, I suggest for you to look for the U3. Huwag na po kayong bibili ng U1. Para din at least, di ba, yung nabili nyo, sulit na. Para
Kung gamitin nyo man siya in the future sa mga resolutions na matataas, eh, the best. Ready siya, di ba? Kumbaga. Anyway, ayan guys, mag-transfer na tayo sa phone ng video. Ayan, teka, nasaan na ba yun? Wait lang guys. Anyway, ayan guys, yan yung video mismo. Transfer natin siya yan. Hanapin natin siya sa mismong My Files, okay. And then, ayan nga guys. Hanapin natin siya sa DCIM. Ayan. Ayan siya guys. 490 MB. I-move natin siya nyan sa storage area ng cellphone. Ayan o. Internal storage natin siya i-move. And then, pagka na-move na natin siya guys, dyan sa internal storage, pag nagloko yung video, that simply means na yung SD card may problema. Kasi guys, usually yung mga fake na SD card, usually nagkakaproblema pagka ginawa ko yun. Yun nga guys, by the way, ingat kayo guys sa pagbili ng SD card kasi nagkalat po online ang mga fake. At kung ako guys, ang suggestion ko lang, bumili kayo sa mga mall shop. Hindi po physical store na mall. Ah. Meron kasing seller na mall sa mga online like Shopee or Lazada. Hanapin nyo yung seller na may mall. Shopping mall yun guys na online. Doon po kayo bumili. Ayan guys, try natin i-play ngayon yung video. Kung mag-play, pag nag-play siya guys, that simply means na okay ang SD card natin. See guys, I tried that for so many times. Ayan guys, so okay siya. I tried that already for so many times sa ibang mga SD card, like even yung mga fake talagang nagloloko, nagko-corrupt na lang bigla yung mga video. Ayan guys, so internal storage na siya located. Anyway, ayun guys, ginawa ko lang talaga ng vlog para po ma-familiarize kayo sa Strontium. Hindi po ako sponsored ng Strontium at hindi ko rin po sila kilala. Natuwa lang ako kasi yung price nila is malayong malayo sa mga talagang kilalang brand like Kingston and alam nyo na yung mga Samsung Evo. Ayun. So, ayun guys. Sana try nyo siya. Please check it out guys. Kayo nang bahala. Thanks for watching. Kung hindi pa po kayo subscriber guys, ha, sana makapag-subscribe po kayo. At ayun guys, kung meron po kayong questions, huwag po kayong mahiyang mag-comment. Try ko po itong sagutin sa abot ng aking makakaya. Ayun guys, sa uulitin, till next time. Ayun guys, so, ayan, for the last time, yan po yung packaging niya. Ayan. So ayun guys, bye for now. Bye guys!